sa bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap, lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Bumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Bagong ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Unang nangyari sa atin, lahat ng kahirapan na dumating, lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo'y nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng tutulungan. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansa, ay isang tao lamang. Hindi kaya ng isang tao na iangat yaman na korporasyon kung sila lang ang aasahan natin, hindi rin nila kayang nag... At ang mamamayang Pilipino ang siyang nangangailangan ng tulong ngayon. Ngunit, kapag tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating marami. Dahil po, kung ang isang tiga Norte at ang isang tiga Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Mula ng aming inihayag ni Inday Sara ang aming balak na tumakbo bilang presidente at vice-presidente, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas. At aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro katakataka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hanap lang natin ay magkaroon ng disenteng buhay para sa ating sarili, para sa ating at sa pag-iikot natin ay nakita natin
na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin dahil po kailangan na natin ibalik ang ating ugaling na pagmamahal kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan ang sagot sa mensahe. Nagsimula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo pa marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw. Akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya't ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino, pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayong nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagsunduan natin na tayo mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Sabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo! Love is love.